Hello! Kumusta mga bata? Bago natin umpisahan ang ating aralin, narito muna ang mga dapat sundin sa online class. Una, dumalo sa tamang oras ng klase. Pangalawa, maghanap ng maayos at komportableng lugar para sa pag-aaral. Pangatlo, magsuot ng tamang damit o komportableng kasuotan na angkop sa pag-aaral. Pang-apat, panatilihing nakabukas ang video at iwasan ang pagtayo sa oras ng klase. Pang-lima, panatilihing nakapatay ang mikropono, humingi ng pahintulot sa iyong guro kung may nais kang sabihin. Pang-anim, igalang ang iyong guro at mga kamag-aral sa lahat ng pagkakataon. Pang-pito, alisin ang mga bagay na maaaring makahadlang o kumuha ng iyong atensyon. Pang-walo, pag-usapan lang ang may kaugnayan sa asignatura. Pang-siyam, ihanda lagi ang sarili sa mga matututunan sa bawat asignatura. At ang pang-sampu, gumamit ng earphone o headphone upang maiwasan ang ingay sa paligid. Handa na ba kayo? Halina kayo! Sabay-sabay tayong matuto! Para sa araling ito, ating aalamin ang mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Bago natin umpisahan ang ating talakayan, tayo muna ay magsanay. Piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sagutin ang bawat bilang. Unang bilang, bayani ng pasong tiran. Pangalawang bilang, maituturing na dalubhasa sa larangan ng digmaan. Pangatlong bilang, naging kataas-taasang obispo. Pang-apat na bilang, nagpatuloy sa paglaban at gawain pang-gerilya hanggang taong 1907. At para sa panglimang bilang, pag-massacre ng mga Amerikano sa mga taga-Samar kabilang ang mga batang lalaking edad 10 gulang pataas. Narito ang mga sagot. Nakuha niyo ba lahat? Magaling! Ang nasa larawan ay si General Luna. Siya ang Commander-in-Chief sa panahon ng pamumuno ni Aguinaldo, isa sa pinakamahusay na general noon. Siya ang namuno sa pakikidigma laban sa mga Amerikano. Pinatay siya ng mga sundalong kaalyado ni Aguinaldo noong Hunyo 5, 1899. Kapatid niya ang pintor na si Juan Luna. Sumulat ng mga sanaysay at kwento sa La Solidaridad sa ilalim ng sagisag na taga-inom. Siya naman si General Miguel Malvar. Siya ay naging pinunong general ng Batangas. Lumaban siya sa digmaang Pilipino-Amerikano. Si Miguel Malvar ang pinakahuling general na sumuko sa mga Amerikano. Nahalal siyang gobernadorcillo noong 1892.
Pinamunuan niya ang pakikipaglaban sa Talisay, Batangas. Matapos madakip ng mga Amerikano si Aguinaldo sa Palanan, Isabela noong 23 ng Marso taong 1901, si Malvar ay naging Commander-in-Chief ng mga Pilipinong Militar. Ito naman si Marcelo H. Del Pilar. Siya ang dakilang makatat manunulat at tagapagtatag at editor ng Diyaryong Tagalog at naging ikalawang editor ng La Solidaridad. Pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang editor ng periodiko at inilipat niya ang lathalaan sa Madrid. Sinasabing may panahong namumulot lamang siya ng upo sa bangketa bilang pampalipas ng buto. Naipalabas niya ang huling issue ng dyaryo noong 15 ng Nobyembre taong 1895. Ito naman si Juan Luna. Si Juan Luna ay isang dakilang pintor at J.B. Baun ang kanyang sagisag sa panulat. Nagwagi ng medalyang ginto ang kanyang obra maestrang Escolarium sa Exposition General de Bellas Artes sa Madrid noong 1884. Nagtungo din siya sa Italia at Pransya sa Madrid Art Exposition noong taong 1881. Nagwagi ng medalyang pilak ang kanyang obrang Cleopatra. Noong taong 1883, sinimulan niyang gawin ang Escolarium. Siya naman si General Gregorio del Pilar. Siya ang bayani ng Pasong Tirad. Siya din ang pinakabatang general sa gulang na 24. Noong 3 ng Setyembre taong 1877, pinauwi niyang duguan ang mga Kastila sa labanan sa Paumbong. Namuno sa bantay panlingkod ni Presidente Aguinaldo sa pagtakas ng Pangulo sa Bayambang. Sa Pasong Tirad, noong umaga ng 2 ng Disyembre taong 1899, siya ay nakidigma sa huling pagkakataon. Isinaalang-alang niya ang kanyang buhay upang makatakas si General Aguinaldo. Ito naman si Apolinario Madini. Siya ay kilala bilang dakilang paralitiko at utak ng revolusyon. Bini, paralitiko, katabay ang mga sagisag panulat na kanyang ginamit. Noong taong 1896, dinapuan siya ng sakit na polio na nagdulot sa kanya ng dahilan upang siya'y maging paralitiko habang buhay. Hinuli siya noong 10 ng Oktubre taong 1896 dahil sa pagkakaroon niya ng koneksyon sa mga reformista. Ang artikulo niyang El Simil de Alejandro ay nagdulot sa kanyang muling pagkadakip at pagkatapon sa Guam kasama ang iba pang mga Pilipino. Habang siya'y nasa Guam, naisulat niya ang La Revolucion Filipina. Ang introduksyon sa balangkas ng konstitusyong ito ay ang El Verdadero Decalogo na isinulat upang gisingin ang makabayang diwa ng mga Pilipino. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, tumakas si Mabini papuntang Nueva Ecija at nadakip ng mga Amerikano sa Quiapo noong 10 ng Disyembre taong 1898. Siya naman si General Emilio Aguinaldo. Siya ang pangulo ng unang republika ng Pilipinas noong 23 ng Enero taong 1899. Rosalia Magdalo ang ginamit niyang sagisag panulat. Nabihag siya sa Palanan, Isabela nang manghina ang kilusan ng mga revolusyonaryo. Nangako siya ng katapatan sa pamahalaan ng Estados Unidos upang magkaroon ng kapayapaan.
Ipinagpatuloy niya ang pagtataguyod ng layuning maging bansang malaya sa ilalim ng isang pamahalaang demokratiko. Ito naman si Macario Sacay. Si Macario Sacay ang nagtatag ng Republikang Tagalog sa Bulubunduking Sierra Madre. Tinawag na tulisan ng mga Amerikano. Ito naman si General Artemio Ricarte. Palihim siyang bumalik sa Pilipinas at nagbalak na buuing muli ang hukbo ng mga revolusyon, ngunit isunuplong siya ng kanyang kapwa kaya't pinaratang ang isang subversibo at nakulong sa dilibid ng 6 na buwan. Mga bata, siya naman si General Francisco Macabulos. Siya ang nagtatag ng sangay ng Katipunan sa Tarlac. Nagtatag ng sariling pamahalaan sa gitnang Luzon matapos ang kasunduan sa Biyak na Bato. Namuno sa pakikipagdigma laban sa mga Amerikano sa Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Ito naman si General Vicente Lucban. Siya ay namuno sa pakikipagdigma laban sa mga Amerikano sa Balangiga Samar kung saan natalo ang mga Amerikano. Nang maghiganti ang mga Amerikano dahil sa matindi nilang pagkatalo dito, minasaker nila ang mga taga-Balangiga kasama ang mga batang lalaking 10 taong gulang pataas. Siya naman si General Mariano Llanera. Siya ay lumaban sa himagsikan laban sa Espanya sa Bulacan, Tarlac, Pampanga at Nueva Ecija. Siya ay namuno sa mga pakikipagdigma laban sa mga Amerikano sa Manila. Sila ang mga natatanging Pilipinong nakipaglaban para sa ating kalayaan. Ngayon naman para sa pagsasanay A, piliin ang titik ng tamang sagot sa loob ng kahon. Para naman sa ating pagsasanay B, mayroon kayong 10 segundo pagkatapos basahin ang mga tanong upang sagutin ang mga ito.